Welcome back sa ating channel, mga babykeyks. For today's vlog, meron tayong bagong content. Sasamahan niyo kami ng ate ko mag DIY rebonding session. Bakit namin naisipan ng ate ko mag-rebond this quarantine? Kasi sarado pa yung mga salon. At dahil kung titingnan yung buhok, eh, hindi pa yan halata. Pero pag binuklat natin yung isang parte dyan, ayan. Ayan o, diba? Kita na yung part na nag-grow na yung buhok ko na hindi na rebonded. Kita na yung part na hindi na rebonded. Yung sa labas, hindi pa kita mga baby cakes. Pero pag binukulat nga yung buhok, kita na talaga yung buhok na hindi na rebonded. At ang pangit nun kapag hindi ako nakaayos. Kasi ang laki ng ulo tignan. Alam niyo yun, nagigets niyo ako. Pag may tumubo na na masyado. Na, kasi bilis sumaba talaga ng buhok ko mga baby cakes. So kailangan laging na may maintain yung rebond. Every 6 months nga dapat ang pinapayo ng mga salon. Pero sa akin, dahil estudyante lang ako at wala laging budget, every year lang ako nagpapareband. Pero ngayon, dahil parang mas practical, kapag sa bahay ka lang naman magreband, susubukan namin gawin to kasi meron na mga kaunting knowledge yung mama ko sa cosmetology, lalo na sa hairstyling. Nice. Mas matutulungan niya kami and also nanood din naman kami ng mga tutorial kung paano gumawa. Bago tayo pumunta sa procedure, gusto ko muna ipakita sa inyo mga bibigay yung mga nabili namin or yung mga kakailanganin nating product. So, mag-start tayo sa pinaka-importante, syempre, yung gamot na pang-rebond. So, yung binili namin is rebonding set na. At yung pangalan is Bremod. Kung nagtataka kayo mga baby kicks, sobrang laki niya in real life. Tingnan mo nyo, tingnan nyo, parang kasing size na siya ng mukha ko. At ang ml niya is 1,250 ml. At ito yung sinasabi lagi ng mga salon. Ito yung mga kadalasan nakikita ko pag nagsesearch ako ng best rebonding set. Ito yung sinasuggest. Bremod? Bremod ba? Tama ba ang basa natin dyan? At kung nagtataka din kayo mga baby kicks kung bakit dalawa, ang napapansin ko kapag nare-rebond din ako is dalawang beses may pinapahid sa buko. Alam ko, nanonotice niyo din yun. So yung una natin gagamitin is yung letter A. Ayan. Alam naman natin yan, pag sa ABC, di syempre A ang unang gagamitin. At ang pangalan nun is Milk Straightening. Ayan, yung pinakaiba, Milk Straightening. At pagkatapos naman nun, yung pangalawang ipapahid sa buhok natin is yung letter B, of course. Letter B. At ang pangalan naman is Milk Neutralizing. So yung una, ito yung mabaho. Yung pangalawa, ito na yung mabango-bango. Ayan. At kung natataka kayo kung magkano yung Bremod, mga baby cakes, day, mura lang siya. 400 pesos lang siya, mga baby cakes. So, iniisip ko, ang laki pala ng tubo ng mga salon. Paano masabi? Pero sa bagay kasi, kung ibabawas na din yung bill ng kuryente, yung mga materials na ginagamit, at saka yung mismong nag-reband sa'yo, eh, okay na din naman. Next, nagagamitin natin para sa ating rebonding session, is yung pumili din kami ng brush. Meron na tayong 2-in-1 na suklay. May pang brush na and meron ding pang suklay. Purpose lang nito mga baby cakes is yung pagdaw-daw at ipapahid sa buhok para mas spread out pa siya. Yun lang to. So magkano to? 25 lang pala to baby cakes. Pero kung wala pa rin kayo nito at bawal naman talagang lumabas mga baby cakes, eh mag-provide na lang kayo ng brush. Alam niyo yung brush pang luto? Ayan, pwede din naman yun. O basta kayo nang bahala kung gusto niya din naman mag-DIY rebonding session sa bahay. Siyempre, hindi dapat mawawala yung clip. Yan. Ito yung talagang pang salon na clip. Hindi pwede yung mga pampakit-cute na clip dyan dahil hindi mahahati ng maayos. Ay, ganda! Hindi mahahati ng maayos ang ating buhok. Kailangan kasi equally divided. O, diba? Presyo niyan, mga baby cakes, is 40. So, 70 pala to isa. Pero ang ganda ng kapit ng mga baby cakes, ang banat-banat sa buhok. Yan. So, ayun lang yung mga gagamitin natin mga baby cakes. Meron din naman kami dito. Kailangan din pala mga baby cakes for protection sa ating kamay habang nagpapahid o kung sino man yung gagawa or magpapahid sa buhok nyo is gloves, of course. Kasi mainit yung gamot sa kamay at kawawa naman siya. Siya na nga mag-ironing ng buhok mo. Siya na nga gagawa tapos mainitan pa yung kamay niya. So, gloves, bili din kayo. Meron naman na kaming gloves. Wait lang, kukunin ko. Okay, nagbabalik ako. Yan, sinasabi ko kanina, gloves. Ang mapapayo ko is yung plastic na gloves, mga baby cakes. Huwag yung tela. Alam ko meron tayong mga telang gloves sa bahay. Kasi sisipsipin niya lang yung cream na ipapahid sa buhok natin. Magkano ba yung gloves? Meron naman to sa mga generic pharmacy, yung pharmaceutical gloves. Alam niyo na yan. Or surgeon gloves. Hindi dapat talaga mawala dahil ito yung isa sa mga importanteng gawain kapag nare-rebond tayo. Plancha!
O, buhok pamplansya na lang. Ayan, kailangan yan. O, may nabibili din naman na ganyan. Or kung wala pa kayo, maghiram na lang kayo sa mga kapitbahay nyo. Dahil, alam po, medyo may kamahalan naman yung mga ganyan. At saka, yung pinaka-last na kailangan natin mga babykeyks ay yung... May! Blower! Alam ko ginagawa to ng mga nagsasalon na pagkatapos ng Rebond. Pero dahil gusto natin magtipid, gusto na namin bawasan agad ng ate ko yung buhong. Tapos mamaya na lang yung final touch ng pag-cut-cut kung may mga excess na lumabas. So, kailangan din natin ng scissor. So, ayun na mga babykeyks. Alam ko na excited kayo sa procedure natin. At excited na din akong gumanda ulit yung buhok ko. Yun lang. So, let's begin!